Kumusta sa inyo lahat mga idol? Sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ko na kuha yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. Base lang po ito sa experience ko ang ituturo ko sa inyo. Marami na po akong napanood ng mga tutorial, iba't ibang paraan, pero ginagawa ko po yun lahat, pero hindi talaga, walang nangyari. Sabi nila, pagandahin ang thumbnail, pagandahin ang title, magagandang content para mapansin ka. Ginawa ko na yan, magaganda nga ang content ko tungkol sa Biblia, ang gaganda ng mga aral doon, wala naman talagang gano'ng nanood. Magkaroon lang silang views kung makipagdikitan ako. Pero pag hindi ako nagpagdikitan, walang nanonood. Ano ba talaga ang ginawa ko? Kung bakit na-monetize ako, nakuha ko yung 1,000 subscriber, 4,000 watch hour. Lagi po ako nakipagdikitan noon. Lagi kong lagas. Ang hirap po. Pagdikitan ka, lagas ng lagas. Makakuha ka ng 20, malagasan ka ng 30, abunado ka pa, parang napapanghina po. Tapos yung mga ginagawa ko, yung mga kadikitan ko, kinakaibigan ko sila, yun ang paraan ko talaga naisip na baka sakaling mag-click yung iniisip ko. Yun, bawat upload ng mga kadikitan ko, nagko-comment ako, ganyan, lahat sila nagko-comment ako. Mayroon talagang ano, pinapansin nila ako, mayroon ding hindi. Kapag paulit-ulit silang nag-upload, nandun ka lagi, present ka lagi. Yun, hanggang napansin nila ako, nagiging kaibigan ko sila. Tinutulungan nila ako, paunti-unti sa mga saging ko. Binibigyan nila ako ng mga kilala na ano, mga ninja, ididikit nila sa akin. Tapos sabi ko, yung watch hour ko nga, wala pa eh. Sabi nila, sige, ipi-play kita. Doon po nagsimula na tumaas na yung subscriber ko, saka yung watch hour ko. Hanggang sa umabot na po sa 1,500 subscriber ko, nas tinignan ko sa Chrome yung watch hour ko, 322 pa lang. Sabi ko, napakalayo. 1,500 yung saging ko. Ang sipag ko sa pakipagdikitan, yun, naabot ko talaga yun ng 1,500. Yung mga naging kaibigan ko, may mga ninja sila, idikit nila sa akin, natulungan nila ako. Pagdating sa watch hour talaga, kulilat ako. 322 pa lang. Sabi ko, napakalayo sa 4,000. Paano ko kayo makuha to? Mag-a-upload ako sa loob ng 3 araw, may papasok na 4 na oras, 2 oras. Sabi ko, walang mangyayari pag ganito. Hanggang sa naisipan ko mag-live streaming. Wala rin pong nangyari kasi walang tumatambay. Kasi kunti pa lang nagiging kaibigan ko nun eh. Yung mga tumutulong sa akin, nagbibigay sila ng saging. Hindi sila nagtatambay sa live streaming ko, parang hindi nila ako pinapansin pa. Pero pinagpatuloy ko pa rin yun. Yung comment ako ng comment sa mga upload nila. Hanggang sa napansin na nila ako, bakit na Thunder, hindi ka pa monetize? Sabi ko, malabo ako ma-monetize. Yung nagtanong sa akin si Fernando de Gasdas. Sabi niya sa akin, mahigit isang taon na yata. Sabi niya sa akin, oo nga, mahigit isang taon na yung channel ko. Nanghihina na ako, wala akong gana. Parang wala na akong gana mag-upload, ganun. Sabi niya, huwag kang tumigil, huwag mong ihinto, ituloy mo na lang yan. Sabi niya ganun. Sabi niya sa akin, mag-live streaming ka. Sabi ko, nagla-live ako, sir, daming live streaming ko na. Doon sa trabaho, nagla-live ako, wala naman tumatambay. Sabi niya, hindi, tutulungan kita. Sabi ni Fernando de Gasdas, may 2 cellphone ako, mag-live ka, itambay ko sa iyo yung 2 cellphone ko. Tapos pagkatapos mo mag-live ka mga 2 oras, 3 oras, ako naman ang susunod sa iyo, palitan tayo. Yun, nagsimula doon na
tumaas ng tumaas yung watch hour ko. Tapos nag-invite siya ng mga kaibigan niya, mga kilala niya, ini-invite niya ma tulungan ako sa watch hour ko. Yun, pumasok si ano, si Ma'am Gwen Castro at saka si Rolando Era. Tungtuga na ako noon, tatlo na sila tumatambay sa akin. Tumaas ng tumaas yung watch hour ko. Sabi ko, parang nagkaroon ako ng pag-asa, ganyan. Tumaas ng tumaas, hanggang sa umabot na ng ganyan, 1,000, 2,000, 3,000 yung watch hour ko, patuloy na tumaas. Tapos yung mga ibang kaibigan ko, kinukulit ko rin na sabi ko, kailangan ko ng watch hour, ano, mga idol, sabi ko sa kanila, sige, tulungan kita, sabi nila, ang dami ko naging kaibigan mula noon, nagla-live streaming ko, mag-live ka lang, sabi nila, ipi-play ko yung mga live streaming mo pag pag-uwi ko galis trabaho. Nagugulat po ako, ang daming tumutulong sa akin, si Claparayula Lines TV, si Rosbine Vlog, si Kalinglings Vlog, si Hilwa Love, si Imsby Love, si Popsi Garden TV, si Willy Takabayan, ang daming lang tumulong sa akin, si Robinson Billy, isa yan si Robinson Billy talaga na naligaw siya sa live streaming ko. Sabi niya, ang ano ko sir, watch hour ko 4,522 na, ang saging ko lang talaga, sabi niya, hindi umaangat, laging lagas daw, nagpagdikitan siya, imbis na tumaas, nalalagasan siya. Yun, tinutulungan ko siya sa saging niya. May ninja ako na 40 yung ninja ko, mga alagad ko, idinikit ko sa kanya yun, nagulat siya. Nagsimula siya sa pagpasok sa live streaming ko. Ano pa lang yung ano niya? Yung saging niya 797. Yun, 797 yung saging niya hanggang sa umabot 800, 900, tungtuwa siya. Hanggang sa namonetize siya, tungtuwa talaga siya. Ang laki pa, salamat ni Sir Robinson Billy. Mega love shout out. Si Robinson Billy at saka kay Ma'am Gwen, napakalaki pong naitulong niya sa akin, kaya at saka kay Sir Orlando Era Channel, kaya at saka kay Randags, kay Fernando Dagasdas. Yung Randags po, second channel ni Fernando Dagasdas, na malapit na rin po ma-monetize. Kaya lang medyo na ano, natagalan si Sir Randags sa second channel niya. Nag-upload po siya ng video sa boxing kay ano, Donaire. Nagka-strike siya doon. Tatlong buwan yun bago ma-expire yung strikes. Kaya yun, naka 1,000 subscriber na siya. Sabi niya, 80 lang daw kulang ng watch hour niya. Pero matagal pa siya ma-expire yung strikes niya. Pero ma-monetize na rin yan. Nagtutulungan po kami. Yun po ang pinaka-importante pala dito sa buhay ng YouTube. Magtulungan, maghanap ng kaibigan. Kahit gaano pa kaganda ng content mo, ang ganda ng title, ang ganda ng thumbnail, hindi po pinapansin ng mga tao yan. Kasi yan ang na-experience ko. Sa dami ng vlogger na sumikat, tayong mga maliliit na YouTuber, tayong mga baguhan, di na tayo pinapansin kahit maganda content mo kasi hindi ka kilala. Ang pinapanood talaga nila yung mga sikat, yung mga nagbabiral, iba na Alawi, Harapi Tulpo, Buitapang, ganyan, mga million subscriber na sila. Tayo mga nagsisimula pa lang, wala pang gaanong nakilala sa atin. Kahit anong paganda natin sa content natin, maganda yung thumbnail, maganda yung title na yan, maganda yung content mo, hindi pinapansin. Kasi sa dami ng ano na, sa dami ng nag-upload sa halos lahat, gusto na maging vlogger eh. Diba? Kaya naging stricto si Lolo, laging lagas, pati watch hour, lagas yan. Yun, nagkaroon ako ng kaibigan, doon ako na monetize. Kailangan pala dito sa buhay ng YouTube, kaibigan. Kasi wala na papansin sa'yo eh. Kung wala kang kaibigan dito, hindi ka angat, hindi ka asinso, hindi mo makuha yung 1,000 subscriber mo at saka 4,000 watch hour kung wala kang kaibigan. Sila ang nakakatulong sa atin. Yun ang bagong natuklasan ko. Kahit ano pa yung paganda ng title, thumbnail at saka yung content mo, hindi ka nagaanong mapapansin kasi sa dami ng mga vlogger na sikat, tayo nagsisimula pa lang. Walang mangyayari sa atin. Kaya yun ang experience ko na i-share ko sa inyo. Kailangan pala natin ng maraming kaibigan dito sa YouTube. Sila ang tutulong at susuporta sa atin, sa ating watch hour,
sa ating subscriber, kung malaki pang kulang, ilalapag nila yung link mo sa nagla-live. Yun, malaking tulong yun, kasi lagi kang nalalagasan kung na-overdikit ka na. Yun ang naituro ko kay Sir Billy. Kung sino pong nakapanood sa video na ito, na gusto mong malaman kung anong sikreto, kung bakit na hindi na nalagasan si Sir Billy, si Sir Robinson Billy, bakit siya na-monetize, tinulungan ko siya. Mayroon po akong sikreto na itinuro sa kanya, sinunod niya, yun, na-monetize siya. Siguro kung magiging kaibigan mo rin ako, ituturo ko sa iyo ang sikreto kung paanong gawin mo para hindi ka na malalagasan. Mabilis tumaas yung subscriber mo na sa tulong namin. Kung ikaw lang gagawa sa sarili mo, watch hour sa subscriber mo, walang mangyayari sa sarili mo lang pagsisigap. Wala talaga mangyayari. Kung wala kang kaibigan, kailangan pala natin mga baguhan, magkaroon tayong mga kaibigan. Doon ka aangat sa watch hour mo at sa mga subscriber mo. Kung wala kang kaibigan, walang tutulong sa'yo. Kung marami kang kaibigan, maraming tutulong sa'yo. Watch hour man yan o subscriber. Yun ang experience ko eh. Kasi anim pa lang kami. Si Touch Me TV, si Sir Orlando Era Channel, si Ma'am Gwen Castro, si Robinson Billy, si Fernando de Gasdas, ako. Anim pa lang kami, pero ang bilis po. Anim lang kami nagtutulungan, pero ang bilis po natapos yung requirements ni YouTube. Tapos may nadagdag na naman ng bago, si Jaime. Yun. Noong isang araw pa lang siya na naging member sa GC namin. May group chat kami. Nandoon kami. Nag-usap-usap kami doon kung sino mag live streaming ngayon. Ganyan. Ang hindi pa nag-live streaming sa grupo namin, si Touch Me TV, nag-live streaming na yung kahapon. Si Orlando Era Channel na lang, at saka si Ma'am Gwen Castro. Yun na lang ang kailangan na mag-live para makuha niya yung requirements ni YouTube. Tapos yung bagong member namin, si Jaime, nakuha na po niya yung 4,000 watch hour, pero sa saging, nangangapa siya. Hindi niya makuha-kuha. Pag mamaya mag-chat ako sa kanya, ituturo ko sa kanya ang technique paano niya makuha yung 1,000 subscriber niya na hindi siya malalagasan. Siguro pag ako magiging kaibigan mo, yung Facebook account ko pala, Joel Avaro Bernula, i-add friend mo ako, i-message mo ako, ituturo ko sa iyo ang technique para hindi ka na malalagasan. Mabilis tumaas, malalagasan ka pero babalik. Oh, may teknik yan. Malalagasan ka, di ba? Malalagasan ka, di na babalik. Pero pag alam mo ang teknik, malalagasan ka ngayon. Gagawin mo ng paraan, babalik lahat yan. Oh, promise, man, babalik ka lahat. Kaya isa dyan sa nagpapatunay din, hindi lang ako, kundi si Robinson Billy. Sabi niya, ang ganda ng teknik itinuro mo sa akin, sir. Sabi niya sa akin. Yun. Maraming salamat sa mga nakapanood nito. Sana po may natutunan kayo sa mga sinasabi ko base sa na-experience ko. Hindi natin kaya sa sarili lang mang natin, sarili pagsisikap, kahit anong gawin natin, hindi tayo ma-monetize. Kung ma-monetize ka man, ma-monetize ka sarili mong pagsisikap. Nagkaroon ka ng 1,000 subscriber, 4,000 watch hour, nakuha mo yun. Eh kung wala ka namang kaibigan, walang manonood sa video mo, eh paano ka magkaroon ng revenue, di ba? Isa yan sa dahilan, kailangan natin ng kaibigan. Maraming kaibigan, mabilis ang pag-angat ng subscriber sa watch hour. Yun lang po ang tip ko sa inyo. Sana po naintindihan ninyo ang content ko na ito na sinishare ko sa inyo base lang sa aking experience. Kasi napakadami na pong nag-tutorial. Nga lumang tutorial na po yun. Wala pang gaanong vlogger nun. Ngayon marami na tayo. Hindi na tayo pinapansin. Kailangan magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Sila ang tutulong sa atin. Yun lamang po ang maisi-share ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking munting channel. Maraming salamat sa inyong lahat, mga idol. Shout out sa kasama ko sa trabaho na si Juning Peralis. Maraming salamat sa pag-play mo sa mga video ko by Juning. Shout out din kay Joel Lozano. Maraming salamat sa pag-suporta na pinapanood mo sa mga kaibigan mo yung video natin. Maraming salamat, Joel Lozano. Sweet Jesus, this all I'm asking from you.